everyone, it's Makeup Leia here and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo ang aking secret ingredients for a safe rose or any kind of plant spray. So, this is based on my own experience guys, as in effective siya 100%. So last month, hindi ko napansin, isa sa mga rose ko ay nagkaroon ng maraming uod. As in, yung tinatawag sa amin in sa mga Visayas, ang tilas or yung maliliit na para siyang caterpillar na talagang ang kati niyan pag madapuan ka niyan. So, infected yung isa ko sa mga rose, no? So, hindi lang pala ang rose na na-infected, guys. Pati na rin yung African talisay ko na variegated is naubos lahat ng mga dahon niya. So, nag-research ako kung ano ang mas magandang mixture na organic lang ang gagawin natin. Yung mga nakikita lang natin sa kitchen, ang ating i-mimix dito. Before we start guys, please consider to subscribe to my channel if you haven't, para naman ma-notify kayo every time na ako'y mga bagong video. Okay? So, paki-like na rin guys pag magustuhan nyo ang video na to. So, ito na guys, i-share ko na sa inyo kung ano-anong mga ingredients natin para pang spray natin sa ating mga rose or kahit anong klaseng plants like mga flowers natin like bougainvillea at iba pa. So ito yun guys. Gagamit tayo ng dishwashing liquid, vegetable oil, pero wala ako nung canola na lang, pwede rin ito, canola oil. So, I have here, of course, we need vinegar. At ang pinaka-importante, guys, mabisa ito sa mga insect. Baking soda. Okay? So, ang mixture nito, guys, ipapakita ko sa inyo ngayon. So, guys, I have here 1 cup of water. And then, kailangan 1 liter lahat, no? Ito yung pang-spray natin. Nilagyan ko ng tubig until here. So, ito na yun, guys. Teka, may insect. So, we will mix 1 tablespoon of vinegar. Ayan. We're gonna add 1.5 tablespoon of baking soda. 1.5, ha? Ang hirap naman ito. So, ayan. 1.5 of baking soda. 1 tablespoon of dishwashing liquid. Ayan. And then, 1 tablespoon of vegetable oil. And then let's stir this mixture. And then ilalagay natin siya dito sa ating pang spray na 1 liter of water. So, ayan, ready na siya, guys, for spray. I-ano lang natin siya, i-mix lang natin, no?
And then tara na. At tara na guys. Ready na para mag-spray sa ating mga rose. Oh, ayan na guys. Ito yung sinasabi kong may mga insect na nakikita ko sa ating rose. So, ayan, para siyang some kind of caterpillar pero giging moth siya guys later. Parang ganun. So, hindi lang yan. May nakikita din akong mga maliliit na mga worms, no? So, kailangan tanggalin natin sila using our natural spray, ating organic lang na nakikita natin lang sa kitchen, but very effective. So, ipapakita ko sa inyo in the next few days ang result ng ating pag-spray kasi mga 4 to 7 days and kailangan sunod-sunod na araw ko siyang sprayhan at makikita natin paunti-unting matatanggal especially yung mga may aphids natin na mga rose. So, ayan. So, kumbaga dalawang rose dito na may mga insect and then doon sa kabila kong garden yung mga na nasa lupa lang na mga rose ay mostly nagkaroon siya ng mga aphids. So ayan guys, hindi nila nagustuhan yung spray. Yan yung na-graft natin guys. Grafted natin last few days ago. Ano pala siya? Peach color. Ayan o. Oh, ang ganda ng aking mga rose. At nagkaroon na rin siya ng parang aphid. So, kailangan natin sprayhan. Kailangan nating mag-spray. Para maging healthy ulit ang ating rose. Lalo na dito sa isa. Ito pala siguro yung white color guys. Or baka red. Hindi ko na matandaan guys. So nagka-aphid siya. Kailangan ko siyang isprayhan ng ating secret ingredient. Ano nangyari sa akin? Ito yata yung red color, I think. So, every day, 4 to 7 days, kailangan ko siyang isprayhan ito. And then look at this guys, ang ganda ng kulay niya. Kailangan ko rin isprayhan to dahil may mga insect, my gosh. Patay ng mga insekto. Yung maliit pa natin, parang ito yung white eh. Thank you.
Alright, that's all for today's video guys, and I hope nagustuhan niyo ang video na to at nakakatulong ito sa iyo. And if nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you on my next vlog. Bye!